Niya dito. Ano imo nga ranay? Ano ko ito ro ko? Ako. Pira natin mo edad nay? 77 ko. Wala na ako. Ano po ang iyong nararamdaman niya nanay nga nabuburublig ang community para magkaada kami yanahin bago nga balay? Ano kaya ang mga nitong nahipao sa ako kay kaulpot na itong anira o anira meron na sarabot na igbabalay kami. Ano kakarawato na lato namon kundi maupay kay gubanay na ang balay. Salamat, nagpapasalamat sa Diyos ako. Diyan ko lang salamat na nabulig ha amon na naging balay kami ang tao nito. Amon baga babalhin yan. Kaya matukuhan na rin ang amon ka ako eh. Kore. Mahagpot na ang amon ka ako eh. Ikaluluhoy kami ng sinyo. Papasalamat ako. Ako nagbulag po din na aming balay. Natanan nga nagbulag na ako. Nag-iilin, pinaningkod lang kami kung mauran ning panahon ng gabi. Kaya uray man ito kayo niya ang balay, nagtuturo. Unan hon man naman eh, ang makapanhigda. Kaya maturo ito na among balay, kaya guhi ko siya na tamato. Ay, nagadintawon. Sali, tagpapasalamat kami nga inigim bulig ang kami nga makabalay kami. Ako ni Bernabe Aurita, sa punong barangay Hanbilia Consuelo, Harulete. So, yan na, inin, naging usap ito na legacy din ni Hanbilia Consuelo. Nanay, Ana, sige man ito ako agi-agi, inin, naluluoy ako. Ang ito nga gin-share ko lang iningatuhan ako mga kusihan na pagpuruklik daw kita para ining kaitutal inin kita gin o kita din ihabilagan suelo ipili kita ang tao para bumulik ito nagkikinahanglan. So ako bisan ang mga barangay council inin kay waray mangulira maapos sumering ako era nga buligil ako niyo kay tataling mo haon natin kung ano ito atin pwede mabulig ka na yung anak kay mataluluhoy hindi ko tungulit iya balay kay hapit na maruba. Pumupay ako lo pa atin mga ikasi taga barangay ako sa nga barangay official din nga mga baryo na amon niya na gibagagin patuman na namang bagagin kasarabotan nga pagbulig yung pag-iin nga kuryanan na namang sa lumupyo din niya mga barangay. Yan ang tao na tupad na nila. Yung kaloy lang na ako. Kahayo mo na kami ng uang ng lupiang pagkatubay. Salamat tayo yung matanan. Magandang araw guys! Welcome to Bilia Consuelo Farm! Ngayong tag-ulan, ang pinakakalaban natin sa panahong ito ay ang mga lamok na may daladalang mga dengue.
Ang dengue po ay sakit na dala ng mga lamok at nakamamatay ito sa mga tao. Maraming paraan para maiwasan ang pagkalat ng dengue o lamok sa ating lugar. Una, ang kalinisan. Panatilihin po natin na malinis ang ating kapaligiran. Huwag po nating hayaan na nagkakalat lamang ang mga basura dahil maaari itong tirahan ng mga lamok na may daladalang mga dengue. Pangalawa, kung nawag po tayong mag-iimbak ng tubig kung hindi naman ito gagamitin. Lalong-lalo na kung wala naman itong mga takip. Dahil maaari itong paglagyan ng mga itlog ng mga lamok. Tatlo, gumamit ng mga mosquito repellent para hindi kalapitan ng mga lamok. Marami ng mga mosquito repellent ang pwede natin gamitin na mabibili natin kung saan-saan. Pero tandaan, hindi po lahat ng mosquito repellent ay ligtas gamitin. Maraming mosquito repellent dyan ang nakakasira sa balat, mga side effects sa ating katawan. Kaya, maiging natural lamang na mosquito repellent ang inyong gamitin para ligtas ito. Kaya ngayon, sa videong ito, gagawa tayo ng natural mosquito repellent gamit ang citronella leaves, aloe vera at coconut milk. Kailanganin natin sa panggawa ng natural mosquito repellent ay ang meron tayo ditong gas tube, wooden ladder, syempre yung aloe vera, yung citronella leaves, meron din tayong talaan, dito sasalangin natin yung ginawa nating oil, and then lalagyan ng kata o coco milk, and then syempre yung yog, yung coconut natin, and then meron din tayo ditong planggana, dito natin upugasan yung mga ingredients natin. And then meron din tayo ditong tunturan. Gagamitin natin ito para tunturin yung yung natin. Pero before tayo mag-start, make sure lamang po na nakasuot kayo ng PPE para walang contamination na mangyari. Protection din ito para hindi kayo matalsikan ng kung ano habang nagluluto kayo o hindi madumihan ng yung damit. Magsimula na po tayo. Ang una po natin gagawin ay hugasan lamang po natin ang ating citronella leaves dito sa ating planggana. Pagkatapos, ay hugasan din po natin yung aloe vera natin. Pagkatapos natin hugasan yung mga ingredients natin, ay puputol-putulin na natin ito sa maliliit na piraso. Habang pinuputol ko siya, amoy-amoy na natin yung citronella. Parang gusto ko nang ipahid sa katawan ko. Napakabango niya. Yan, mukhang sapat na yata yung citronella leaves natin. Pagkatapos natin pagpira-pirasuin ang citronella natin, babalatan naman natin ngayon ang ating aloe vera. Dahan-dahan lang po sa pagbabalat ng aloe vera natin kasi may mga tinik po ito. Delikado po ito, baka matinik po kayo. So, yung kukunin lamang po natin itong jelly part ng aloe vera. Ayan. Ayan, ito na po yung aloe vera na kakailanganin natin.
Ayan. Since naputol-putol na po natin yung ating citronella leaves, and then nabalatan rin po natin yung ating aloe vera, ang susunod natin gagawin ngayon ay kukunturin naman po natin ang ating nyog. Meat dito. Ang susunod po natin gagawin ay pipigay naman po natin ito para lumabas yung gata. Lagyan po natin siya ng 2 cup ng tubig. Pagkatapos ay pigayin na po natin ito. Iwasan lamang po na magtapon ang gata natin para hindi po makalat ang working area natin. Ito na po yung magsisilbing mantika natin. And ang susunod naman po natin gagawin ay papakuluan po natin siya dito sa ating kawali. Papakuluan lamang po natin to hanggang lumabas yung mantikilan niya. Siguraduhin lamang po na palagi natin siyang ukayin para hindi po masunog yung mantika natin. Ayan, lumalabas na po ang kanyang mantikilya. Itong mantika na to, itong oil na ito, ito na yung gagamitin natin para sa ating citronella oil o mosquito repellent. So, pagkatapos po natin makuha ang mantikilya ng ating gata o ng ating nyog, ay ilalagay naman po natin ang ating citronella leaves dito sa kumukulong mantikilya ng niyog. Haluin lamang po ito natin hanggang sa ma-extract ng mantika ang citronella leaves. So kung mapapansin nyo po, yung mantika natin ay kulay berde na. Isa na po itong sinyalis na pwede na yung citronella oil natin. Naluto na po siya. Pagkatapos po natin pakuluan o ma-extract yung citronella sa langis ng ating nyog, sasalain naman po natin ito.
Yan, ito na po yung citronella oil na gagamitin natin. Ang susunod po natin na gagawin ay lalagyan po natin siya ng aloe vera. So pwede nyo rin po itong i-blend kung meron kayong blender. Since wala tayong yung blender, gagawin po natin siya, pipigain lang po natin siya. Ihahalo na po natin siya dito sa citronella oil. Sige na. Pagkatapos po natin siyang mahalo na mabuti, pwede na natin siyang ilagay sa ating mga karapon. So ayan, ito na po yung finished product natin ng citronella. Amoy na amoy yung citronella na amoy at ang aloe vera. So subukan po natin ito sa ating mga katrabaho dito sa Villa Consuelo Farm kung ano ang reaction nila. Niyo kung paano gumawa ng natural mosquito repellent. Madali lang naman itong gawin. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki. So, yung kailangan lang natin yung citronella, aloe vera, at ang coconut milk. So, maraming salamat po. Do not forget to like, share, and subscribe our channel para updated kayo sa mga video namin ilalabas. Maraming salamat at paalam! Tamlay ba ang mga pananim nyo? Baka kulang po iyan ng mga nutrient. Ano-ano ba ang mga basic nutrient na kailangan ng mga halaman? Meron tayong tinatawag na NPK, Nitrogen, Phosphorus, and Potassium. Saan ba makikita yon? Saan ba mahanap yon? Hayaan nyo, turuan ko kayo. Magandang araw guys! Welcome to Villa Consuelo Farm! So for today's video, tuturuan ko naman kayo gumawa ng mga organic fertilizer para sumigla ang iyong mga halaman. So ang pangalan ng ituturo kong organic fertilizer ngayon sa inyo ay Fermented Plant Juice o FPJ. Hindi si Fernando Po Jr. ha, kundi Fermented Plant Juice. Before that, ituturo ko muna sa inyo kung ano ang mga kailangan natin na material para gumawa ng Fermented Plant Juice. So yung mga materials na kailangan natin ay meron tayo dito pencil pen. Yung pencil pen, gagamitin natin ito pang label doon sa concoction na ginagawa natin. And then meron din tayong manila paper. Ito yung gagamitin naman natin pang takip doon sa container na pinaglagyan natin ng concoction. And then also meron din tayo dito rubber band. Yung rubber band naman natin ito yung gagamitin natin pang seal doon sa container. And then gloves ito. And then apron, hairnet para hindi mahulog kung ano man yung mga debris natin dito sa buhok. And then spatula, pangukay sa mga pangkongsyon na ginagawa natin. Kutsilyo, pang-chop doon sa mga ingredients na gagamitin natin. And then tantaran, timbangan para ma-measure natin yung materials na gagamitin natin. Plastic container, lalagyan ng pangkongsyon natin. And then mga singers. Tinawag natin siyang mga singer kasi ito yung gagamitin natin pang palubog dun sa
concoction na ginagawa natin. Kumbaga ito yung magiging pabigat para ma-extract or ma-liquify yung concoction na ginagawa natin. And then also meron tayong banana trap. Ito yung ingredients sa isa sa mga ingredients na gagamitin natin. And then kamote tops or talbos ng kamote. And then meron din tayong planggana para dito natin ilalagay yung mga chinap natin ng mga materials. So, mag-start na po tayo. Make sure na naka-PPE tayo para ma-prevent natin yung contamination. So yung unang gagawin natin is i-chop natin yung banana trunk. Pagkatapos natin i-measure ang molasses, meron na tayong 500 grams molasses, 500 grams ng banana trunk, 500 grams din na kamote top. Ang susunod natin gagawin ay paghahaluin na natin sila dito sa plastic container. So, simulan na po natin. Dahan-dahan lang po ang paglagay para hindi matapos ang banana trunk, para hindi siya makontaminate. Dahan-dahan lang po. Then ilagay po ilagay din po natin yung banana, 500 grams ng kamote top. Pagkatapos ilagay din po natin ang molasses. Pagkatapos ay haluin lang po natin siya ng maayos. Ito na po siya. Make sure na linisan muna natin yung garapon before natin ito i-save. Pagkatapos, lagyan na po natin siya ng strainer at ng mga sinker or bato. Pagkatapos ay isil na po natin siya ng Manila paper. Since aerobic itong concoction na to, hindi naman po natin siya kailangan higpitan ang pagtakip sa kanya. At least matakpan lang po siya para hindi siya pasukan ng kung anong insekto or mahulugan ng mga debris galing sa sesame. Yeah. Ayusin lang po natin yung pagtakip, yung paglagay ng Manila paper dun sa container para hindi siya para maganda siya tignan. Ito na po yung finished product natin. Ang susunod natin gagawin, lalagyan po natin siya ng label. Yung date of procedure niya, and then date of harvest niya. So ito na po yung label natin. FPJ DOP meaning date of process.
yung procedure natin since January 12 tayo ngayon, ito po siya. And then, date of harvest naman po natin, January 19, 2021. Lalagay na po natin siya dito sa plastic container. Ito na po ang finished product natin. Yung ratio naman sa paggamit nito sa tanim, ituturo po next episode ng video natin. Maraming salamat po. Sana'y may natutunan kayo dito sa konting kaalaman na binigay namin. Abangan nyo po ang mga susunod naming video na ilalabas dito sa Villa Bucanopan. Maraming salamat guys! Uy, mga kabugtuan. Ang kabugtuan, pagmada na kamo. Magtra-trabaho pa kita. Buhat na, buhat, buhat. Ay, good morning, Philippines. Shot. Go. Okay. Three. 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 Two, three. Ano yun? One, two, three.
2, 3, go. Anay, sige, alsa. Anay. Sige, atras anay. Sige. Sige. Okay, baktas. Magandang araw guys! Welcome to Villa Consuelo Farm. Isa sa mga courses na ino-offer namin dito sa Villa Consuelo Farm ay ang Landscaping Installation and Maintenance NC2. Sa kursong ito, tinuturuan natin ang mga estudyante natin kung paano mag-landscape ng area. Ang landscaping ay isa sa mga popular ngayon na kurso pagdating sa agriculture sector dahil isa ito sa mga in-demand business lalong-lalo na dito sa Leyte. Kaya naman, marami ang mga gustong matuto kung paano gawin ito. Kung gusto mong mag-enroll sa kursong ito, tiyakin lamang na handa kang masikatan ng araw, humawak ng lupa at mga bulate dahil package ito sa mga matututunan mo. During assessment, ang unang procedure na gagawin nyo ay ang orientation. Dito makikilala mo kung sino ang iyong assessor at sino ang inyong TESDA representative. Ang assessor nga pala, siya ang mag-i-examine sa inyo kung karapat dapat ba kayo bigyan ng national certificate. Ang TESDA representative naman ay ang trabaho lamang niya ay mag-observe kung ang procedure ng assessment ay nasusunod sa standard ng TESDA. Wala siyang ibang gagawin kundi pagmasdan lamang ang flow ng assessment during that day. Pagkatapos ng orientation, pupunta na kayo dun sa field na pagtatrabahuan nyo. Bibigyan kayo ng time ng iyong assessor para mag-isip ng plano kung ano ang mga disenyo na gagawin nyo sa area na nakadesignate para sa inyo. Pagkatapos, ay babalik na kayo dun sa lecture area nyo para gumawa ng design o sketch plan. Malaking tulong ang sketch plan na ito. Dahil dito, mabivisualize mo kung ano yung mga plants na gagamitin mo at ang mga materials na kakailanganin mo. Pagkatapos nyo na gumawa ng plano o sketch plan, bibigyan lamang kayo ng hanggang 4 na oras ng iyong assessor para tapusin ang iyong project. Pagkatapos ng demonstration, ay pupunta naman kayo doon sa written exam. Pagkatapos ng demonstration, ay pupunta naman kayo doon sa written exam. Sa written exam, mag-a-identify kayo ng mga tools at mga plants. Dito, hahasain ang galing nyo sa pagkilatis ng mga tools at mga plants. Take note, bawal na bawal po ang mag-usap during the assessment. Pagkatapos ng written exam, ay sa oral questioning naman tayo. Dito, kikilatisin ng assessor ang nalalaman nyo tungkol sa landscaping. Nakadepende sa mga assessor kung ano ang question na ibibigay sa inyo. Kaya, kailangan nyo itong paghandaan. Tips ko lang para sa oral questioning. Ang landscaping ay may tatlong unit of competency. Meron tayong basic competency, common competency, at core competency. Itong tatlong ito yung madalas na tinatanong sa inyo ng mga assessor during oral question. Kaya, I suggest na istudyahan nyo itong tatlong ito, okay? Pagkatapos naman ng oral questioning, magkakaroon na kayo ng feedbacking. Dito, bibigyan na kayo ng feedback ng iyong assessor kung ano ang resulta ng iyong output. It's either makakapasa kayo o hindi. Ito ang part na titigil ang mundo mo dahil sa kaba at takot na kung papasa ka ba o hindi. Pero kung confident ka naman na naka-answer ka lahat ng question na binigay sa iyo ng assessor mo, maganda yung output nyo, ay wala ka naman dapat ipangamba. Pero kung sakali namang hindi ka makapasa, maaari ka naman mag-take ulit ng assessment. Hanggang 2 beses ka lamang pwede mag-take ng assessment. Pag mahulog ka pa rin ng 3 beses, ay babalik ka sa training method. Hindi ka na ulit pwede mag-assessment. Magte-training ka muna for 29 days and then after, pwede ka na ulit i-assess. Kaya, dapat pag-aralan nyo ang assessment ng landscaping kasi hindi ito laro-laro lang. Mahirap makakuha ng national certificate, lalong-lalo na sa landscaping NC2. O kung feeling mo naman ay nadaya ka, pwede kang sumulat ng appeal sa assessment center o sa provincial office ng TESDA. Dito, iimbestiga ng assessment center at ng TESDA kung anong nangyari during the assessment. Kung bakit hindi ka nakapasa o sadyang hindi ka talaga karapat dapat bigyan ng national certificate. Simple lang naman ang assessment ng landscaping. Dapat mo lamang ito pag-aralan na mabuti. Dapat marunong ka rin mag-design
at humawak ng mga plants kasi dito hahasain talaga yung galing mo sa pag-organize ng mga plants, lupa at mga bato. At isa pa, hindi biro ang gasto sa landscaping, kaya no waste policy tayo dito. Kung ano yung mga plants na pwede natin ma-recycle, ay gamitin natin para hindi sayang yung pera na ilalabas mo. Ayan! I hope nagkaroon kayo ng idea tungkol sa assessment sa landscaping installation and maintenance in situ. Hindi biro ang landscaping na ito. Marami ang mga hindrance ang pwedeng mangyari para hindi ka makakuha ng national certificate na ito. Huwag kayong kabahan during assessment. Chill lang kayo. Dahil kung alam ng assessor na kinakabahan ka, the more kanya papahirapan sa mga tanong. Kaya, take posture, chill, and smile pagkaharap mo ang iyong assessor. Maraming salamat sa panonood. I hope may natutunan kayo ngayong araw. I hope din may nakuha kayong mga idea tungkol sa assessment na ito. Do not forget to like, share, subscribe para updated ka sa mga video naming ilalabas. Maraming salamat at paalam! Organized look naman, amo talaga ito, and thankful for the preparations, and thank you, amo. Na-expect kaming commitment, kasi amo sa pinaka-importante, especially nga dinilaya ginghihingi mo sa Usla Kadlaw. Usually kasi, dami pa rin commitment. So, for the participants, we have a role to discuss the expectation. Okay, we have first Bonabi. The produce edible and enlarged roots or stems. Example, carrot or and radish. Thank you.
po ang narapong pasalamat. So, bin-welcome po ang mga tahan. At mag-welcome po ako at mga si-arapon pa ang mga pwede sa mga thank you po. Pamulimad na ang mga kabataan, nagpapasalamat ako pa ni Sir na hintagan ni Rahil yung panahon talaga. So, nagpapasalamat talaga ako nga iyugin ako ini ng mga kabataan hindi nga para ma-introduce sa ira ini nga organic vegetable production. When I see your truth of the shining face, I see your truth of the so, to give his impression about the training, may I call on Mr. G.V. Montano. This is so very remarkable to us. This is a great opportunity na nagkamayadahin sugadini na training din yung parang di bakulanan. Then, we are so thankful and blessed na kay what as I said last session on March 26 na kami lada it municipality of Santa Fe kita lada it parang ito kulang lada it made us sugadinin. So we are thankful talaga. Coming from Mr. Ranch Nino Ladrera. Mga kinakauna ito itatun itatun mga products nga na inihimo tikang ituhan pawis ngayon paghihirap ngayon an effort na natong farmers sana ma sana ito na realization I mean ma kumbaga ma-disseminate mag-spread among the youth dahaga pagkitao niya kami ang ilan kaduruhin ka mag-alting mayor pat-alting na military ay agi diri na pa po sintuna ng mamalagang daway. Kay karuyat ni Intuy ang ilay. Kira na kasta. Pinahanglan na magkanumpal itong kabuhasan. Labi na makuri it kinabuhi siya ng mga panahon. Pero magangan kami kay Wareman kami aram mapag-uma. Kay tambinan kayan la ang insisering na pag-igugma. Igugmaon mo iya. Igugmaon niya iba. Abi daw kabuhoy. Diri ka man ni gumaon niya, si gumaan na lait o mas. Mas maupay ka, ay naroon niya, ay yung mga. Sanglit, damo nga, damo kami nga nagpapasalamat, kay Mami Zander Rupa, ugay mga staff, kay Doria Palmerfa. Kay inyo kami dito gayan, sa ang gala na ang ormahan. Dala niya malamrat na kubuwasan. Salamat kay Liswa ang pagigugma. Mga ma'am o sir, sugad-sugad ka mo na regalera. Inyo kami kibiligan, hanarap na ang pinahanglan. Bagabagal ihapon ka mga raisal. Kulang kami kung wala kayo. O diri kami matubo mapag-una kung maray kami. Kamu ang pundasyon ng tuna na intamnan. Kaamon bukos ng kasing-kasing, hulos kami nagpapasalamat. Kami at 4-H Club, please ka kumain, magpapalayo ng maghingal ang puso. As he faced uncertainty, we Filipinos have been courageous enough to battle and live even we're scared in what will happen next, tomorrow and our future. We're thankful enough because of this training given to us young people of Barangay Bakulanan that we are chosen to be trained in urban gardening provided with starter kits to make it possible for us. Given by those who are capable and kind-hearted individuals, these kits help us so well, the knowledge imparted and the skills learned on agriculture. I just want to send a hand for so much thank you and I'm so very grateful for letting us feel how to become a farmer even in just a few days. Forever we will be once a 4-H Club member will always be a 4-H Club lover. Thank you. Despite nga nagpakabangon kita yan na, meron na
kanina hindi siya shake hands, nakikiss, kuhanin na lang kamo. So, iba na itatan niya na sitwasyon dahil hindi nga pandemic. Farming, ito na akong kini-istorya. Nga damo itong opportunities in farming. Damo itong kwarta. Dapat na maging innovative ka. Magandang araw guys! Welcome to Villa Consuelo Farm. This time, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa assessment ng Organic Agriculture Production NC2. Ito ay para sa mga estudyante na gustong kumuha ng NC2 sa OAP. Bibigyan ko kayo ng hint para sa assessment na ito. Pero before that, make sure to subscribe our channel and click the notification below para updated kayo sa mga susunod namin na video na ilalabas. Ang Organic Agriculture Production NC2 ay isang matikulusong kurso ng TESDA pagdating sa agriculture sector dahil napakahirap itong makuha. Ang training sa OAP ay umaabot ng 29 days. Dito, huhubugin kayong magtanim gamit ang mga organikong material lamang. Katulad na lamang ng paggawa ng organic concoction and extract, paghahanda ng mga organikong pagkain ng mga hayop at iba pa. Pagkatapos ng training, ay ihahanda naman kayo sa inyong assessment na gaganapin bago ang inyong graduation. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano makakuha ng National Certificate sa Organic Agriculture Production NC2. Ang una nyong gagawin sa inyong assessment ay ang orientation. Dito, magpapakilala sa inyo ang inyong assessor at ang inyong TESDA representative. Ang assessor, siya ang magjudge sa inyo kung karapat dapat ba kayong bigyan ng National Certificate. Kaya, dapat umpisa pa lamang kilala nyo na ang inyong assessor. Kasi baka hindi nyo alam, katabi nyo na pala inyong assessor. Samantalang ang TESDA representative naman, ang tanging trabaho lamang niya ay mag-observe kung ang flow ng assessment ay nasusunod ba sa standard procedure ng TESDA. Advice ko lamang, panatiliin nyong maging polite kayo. Lahat ng makakasalubong nyo, ay batiin nyo ng magandang umaga, magandang hapon, o at least mag-smile na lang kayo. Pangalawang procedure sa assessment na ito ay ang demonstration. Sa demonstration, dito nyo nagagawin lahat ng mga natutunan nyo sa loob ng 29 days. Ang unang demonstration na gagawin nyo ay doon sa raised organic chicken. Dito, mag-identify kayo ng breed ng manok, i-identify nyo rin siya kung good stock, and then magde-demonstrate din kayo ng feed formulation. Yung feed formulation naman natin is gagawa kayo ng mga organic na pagkain para sa inyong mga manok. Usually, gagamit kayo ng mga organic concoction yan. Kaya dapat alam nyo ang mga mixture and then yung ratio ng gagawin yung concoction. Pag-aralan nyo rin yung mga concoction and extract natin. Kasi magagamit nyo rin yun dun sa demonstration ng raised organic chicken nyo. Pangalawang demonstration, produce organic vegetable. Ang unang step naman na gagawin nyo sa produce organic vegetable ay land preparation. Gagawa kayo ng taniman para sa inyong mga vegetable. Ang susunod naman na demonstration under sa produce organic vegetable ay ang soil media preparation. Bago kayo magtanim ng inyong mga vegetable, syempre isisecure muna natin ang mga soil nyo. Kung ano yung mga patabang gagamitin natin and then yung mixture na gagamitin natin para maganda ang tubo ng inyong mga tanim. Next demonstration under the produce organic vegetable ay ang seed sowing. Sa seed sowing naman ay i-demonstrate niyo kung paano ang proper na pagpupunla ng mga seed. Take note, huwag kayong magsasayang ng mga seeds dahil nire-record ito ng inyong mga assessor. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang ating mga assessee dahil nagsasayang sila ng mga materials na bawal sa ating assessment. And then lastly, ang tools identification. Dito, bibigyan kayo ng panahon ng inyong mga assessor para mag-identify ng tools kung anong mga pangalan nila and then kung anong mga gamit ng mga tools na iyon. Pangatlong demonstration, produce organic fertilizer. Under dito ang paggawa ng vermity. Dito, magde-demonstrate kayo kung paano gumawa ng simpleng vermity.
And then gagawa rin kayo ng mga organic compost. De-demonstrate nyo kung paano kayo gumagawa ng organic compost na galing sa gulay, prutas at iba pa. Pang-apat, produce organic concoction and extract. Dito, magde-demonstrate naman kayo ng mga organic concoction katulad ng FPJ, FFA, FFJ, Calpus, IMO, OHN at iba pa. I-demonstrate nyo ito sa harap mismo ng assessor. Pero hindi lahat iyan ay i-demonstrate nyo. Magbubunot-bunot lamang kayo kung ano yung makuha mong pangalan ng concoction, yun na yung gagawin mo. Take note, isa sa mga problema ng mga assessor natin ay hindi sila nagdadala ng mga PPE. Isa ito sa mga requirements na kailangan during assessment. Kaya magdala kayo ng mga PPE nyo kasi gagamitin nyo ito sa paggawa ng concoction at extract. Sa unit of competency natin, meron din tayong tinatawag na elective competency. Sa elective competency naman, ay papapiliin lamang kayo ng assessor nyo kung ano yung gagawin nyo. It's either raised organic hog or raised organic ruminant. Kaya kayo pinapapili ng mga assessor natin, may mga kapatid tayong mga Muslim na hindi pwede kumawak ng mga baboy. Kaya tatanungin muna kayo ng mga assessor nyo kung ano yung gusto nyong demonstration. Parehas din ang demonstration nito sa raised organic chicken. Mag-identify kayo ng breed, gagawa kayo ng feed formulation, and then i-identify mo siya kung good stock ba siya. Ang nagkaiba lang ay mag-identify kayo ng different type of forages. Pagkatapos ng demonstration, ay pupunta naman kayo dun sa oral questioning. Sa oral questioning, ito yung pinaka mahirap na part kasi isa-isa kayong tatanungin ng assessor kung ano ba yung natutunan mo during the training. I advise na pag-aralan nyo na maigi yung 4 unit of competency kasi usually dun sila kumukuha ng mga tanong and then nandoon din lahat ng mga sagot. So pag-aralan nyo yon. At isa pa, nakadepende rin sa mga assessor kung ano yung mga tanong na ilalabas nila. Pag-aralan nyo from the start to the end kasi hindi mo alam kung ano yung mga tanong na pwedeng ilabas ng mga assessor nyo. Pagkatapos naman dun sa oral questioning, ay pupunta na kayo sa feedbacking. Ito na yung last part na gagawin ng assessor. Dito, ibibigay na sa inyo yung grado nyo during the assessment. It's either makakapasa ba kayo o makakakuha ba kayo ng national certificate o hindi. So, dito na yung nakakatakot na part kasi hindi mo alam kung uuwi ka ba ng may national certificate. So, dito na yung part na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Ang OAP ay may apat na unit of competency. Meron tayong tinatawag na basic competency, common competency, core competency, and then elective competency. So sa apat na yun, ito yung mga importante na kailangan nyong malaman. Kasi dito lahat umiikot ang buong assessment. Maraming mga hindrance para bumagsak ka sa assessment na ito. Kaya pagsikapan yung pag-aralan ang kursong ito dahil hindi biro ang assessment na ito. Pero ano pa man ang mangyari, pagsikapan yung makakuha ng national certificate dahil magagamit nyo ito sa paghahanap nyo ng trabaho. Malaking puntos po ito para piliin agad kayo ng kumpanya ng inyong pagtatrabahuan. During the assessment, huwag nyong ipakitang kinakabahan kayo. Take posture and always remember to smile pagkaharap nyo ang inyong assessor. Dahil isa sa mga tinitignan ng mga assessor natin ay ang inyong mga attitude. So, always polite to them para maganda ang feedback mo sa kanila, okay? Kung sakali naman na hindi kayo makapasa sa assessment na ito, pwede pa naman kayo mag-take ng hanggang 2 beses lamang. Kapag hindi pa rin kayo nakapasa sa 3 beses, ay kukuha muna kayo ng refresher course bago kayo i-assess. So, pag-igihin nyo, pag-aralan nyo na mabuti ang assessment sa OAP para hindi kayo bumalik sa refresher course. So, ayan guys, I hope may nakuha kayong idea tungkol sa assessment ng organic agriculture production. Sa mga gustong kumuha ng national certificate sa organic agriculture production, manood lamang kayo ng video na ito. Magiging guide nyo ito during the assessment. Maraming salamat po sa panonood. Do not forget to like, share, and subscribe our channel para updated kayo sa mga video namin ay lalabas. Maraming salamat at paalam! Magandang araw guys! Welcome to Villa Consuelo Farm! Ang pagtatanim ay nagbibigay buhay sa bawat isa. Nagiging libangan din ito ng ilan nating mga kababayan. Higit nga naman talagang mas maganda ang magtanim tayo ng sarili nating mga gulay kaysa bumili pa tayo. Makakamura ka na, tiyak pa naligtas ang inyong kakainin. Ang composting ay isang magandang paraan para makapag-produce tayo ng ating sariling organic fertilizer kahit sa maliit na area lamang. Isa rin itong magandang paraan para lumaking malusog at masigla ang iyong mga tanim. At ang maganda pa rito ay libre ang mga materyales na gagamitin natin.
Hindi naman kailangan ng malawak na area sa pagtatanim, dahil maaari ka rin makapagtanim kahit nasa loob ka lang ng inyong bahay. Maraming paraan sa paggawa ng organic compost, pero ang ituturo namin sa inyo ay ang madali at matipid na paraan. Ang mga materials na kakailanganin natin sa paggawa ng organic compost ay ang meron tayong compost bin. Dito natin ilalagay lahat ng mga materials natin. Yung ginagamit kong na bin is butas-butas siya, kung mapapansin nyo. Yung purpose nito is para makapenetrate yung mga hangin sa loob, and then para mabilis natin makompose yung mga organic materials natin. And then meron tayong mga kitchen waste o mga pinagbalatan ng saging, itlog, and then mga pechay at sayote at mga carrots. And then meron din tayong mga green leaves dito. Yung ginamit ko ng mga green leaves ay ang Madre de Cacao. Kaya Madre de Cacao yung ginamit ko kasi mataas ito sa nitrogen content na kailangan ng ating mga halaman. Samantalang ang mga tuyong dahon, papel at karton ay ang source ng carbon. Ang carbon naman ay nagsisilbing source of energy ng microorganism para mabulok kaagad ang ating mga compost materials. Sa paggawa ng organic compost, ang una nating gagawin ay ilalagay muna natin ang papel. Ako inuuna ko yung mga papel natin para madali makompose yung mga organic materials natin katulad ng pinagbalatan ng saging, yung mga kitchen waste, and then yung mga dahon. Pagkatapos nito, ay ilagay din natin ang ating mga green parts natin. Sa paggawa ng compost ay dapat putol-putulin natin ang ating mga material sa maliliit na peraso para maging mabilis ang pag-compost nito. Kung mayroon naman kayong shredder ay mas maganda. Pagkatapos natin itong pagpira-pirasuin ay pagpapatung-patungin naman natin ito sa ating container. Ang ratio na gagamitin natin ay 30:1. Kumbaga, 30 parts ng brown materials and then 1 part ng green materials naman. Inuna ko ang mga tuyong materials katulad ng papel at karton para kapag ipatong ko na ang mga green materials natin ay makompose kaagad ito. Malaking bagay ang composting para maibsan ang mga basurang dahilan ng pagkasira ng ating kalikasan. Ang compost ay isang magandang pataba na pwede nating maibigay sa ating mga halaman dahil sagana ito sa nutrient na galing sa mga nabubulok na prutas, kitchen waste, mga tuyong dahon, at mga papel o karton. Maraming paraan sa paggawa ng organic compost, pero ang ituturo namin sa inyo ay ang madali at matip na paraan. Pagkatapos nito, ay basahin naman natin ito sa ibabaw. Tiyakin lamang na ma-maintain natin itong laging basa. Pero hindi naman sobrang basang-basa. Dahil isa ito sa mga kailangan ng mga microorganism para makompose ng mabuti ang ating mga materials. Isa pa sa mga kailangan ay dapat pinapasukan ito ng hangin dahil hindi ito makakapag-produce ng good compost kapag hindi ito mahahanginan. Pagkatapos ay takpan ito. Hindi naman natin kailangan isilang ating container. Ang importante ay matakpan lang ito para hindi masira at kalkalin ng manok ang ating compost. Pagkatapos matakpan, ilagay ito sa lugar na naiinitan dahil ang init ng araw ay malaking tulong para mapabilis ang proses ng composting. Panatiliin ito hanggang 4 linggo.
Ang composting ay isa sa mga paraan namin dito sa farm para mapaganda namin ang aming mga alagang tanim. Dahil higit itong masustansya kaysa sa mga lupang gamit na gamit na. Ang organic composting ay ginagamit din ng mga farmer na katulad namin para mapamura sila sa paggamit ng pataba. Dahil hindi mo nakakailangan ng gumastos para makaproduce ng organic compost. Ginagamit namin ito sa lahat ng uri ng halaman namin dito sa farm. Mapaprutas, gulay, mga leafy vegetable, o sa mga ornamental plants. Masagana ito sa mga basic nutrient na kailangan ng mga tanim. At dahil nga may katagalan sa paggawa ng organic compost, minamaximize ko na lamang ito. Inihahalo ko na lamang ito sa tubig at gumagawa ako ng compost tea. Sa gayon ay malalagyan ko ang lahat ng aking mga tanim. Ang compost tea ay mainam din na paraan para mabigyan natin ng tamang sustansya ang ating mga tanim. Nagiging supplement din ito ng ating mga tanim para lumaki silang malusog at masigla. Ang ratio na ginagamit ko sa paggawa ng compost tea ay 4:1, 4 na basong organic compost at 1 galon ng tubig. Salamat at mabuhay ang magsasakang Pilipino.
Wow! Bukan makapuruan. Bukan makapuruan na rin ang mga malipayin na mga nakaharap yung talipay na harap na natin ang mga tinitanggalan na aktual. And ito para basta, ito para malipayin ako kapag hindi nakahirap. Ito para yung kapag na nagkana. Salamat! Salamat mga 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 para nakahirap. Day 2 and day 3, waray nakita lecture. Ato din yung uon, organized look naman amo talaga ito and thankful for the preparations and thank you amo na-expect kaming commitment kasi amo ito pinaka-importante especially nga dere laya ginihi mo sa usla kadlaw usually kasi damit pare commitment so for the participants we have arrows to discuss the the expectation. Okay, we have first Bernabe. The students edible and enlarged roots or stems. Example, carrot, corn, and radish. Pamulimat nga ani nga mga kabataan, nagpapasalamat ako kan sir nga hintagan ni Rahil in panahon talaga. So, nagpapasalamat talaga ako nga iyugin abo ini nga mga kabataan hindi nga para ma-introduce sa ira ini nga organic vegetable production. When I see your true this is so very remarkable to us. This is a great opportunity na nagkamayadahin sugadini na training
din yung barang di Bakulanan. Then, we are so thankful and blessed na kay what as I said last session on March 26 na kami lada it municipality ang San Cafe kita lada it barang ito ko lang lada it may dasaga din yun. So we are thankful talaga. Coming from Mr. Ranch Nino Ladrera. Mga kinakauna to itatun itatun mga products nga na inihimo tikang ituhan pawis ngayon paghihirap ngayon an effort na natong farmer sana ma sana ito na realization I mean ma kumbaga ma disseminate mag spread among the youth dyan harga ako itawo na kami ang ilan kaduruhin ka mag-alting mayor pat-alting na hadilitary ay agi diri na kapatid tuna ng mga malaking daway. Kay karunyat ni Intuy ang ilay. Kira na kastaw. Hinahangla na magkanumpal itong kabuhasan. Labi na makuri it kinabuhi siya ng mga panahon. Karumagan kami kay Wariman kami alam mo pag-uma. Kay tambinan kayan la ang insisering na pag-igugma. Igugmaon mo iya. Igugmaon niya iba. Abi daw kabuhoy. Diri ka man igugmaon niya, igugma na lait uma. Mas mahukay ka lang kay Noronian, may duma niya. Sanglit, damo nga nag... Damo kami nga nagpapasalamat kay Mami Zander Rupa ugay mga staff ng Doria Palmeiro Fund. Kay inyo kami gintugoyan sa ang gala na ang urmahan. Dala niya malamrat na kubuwas mo niya. Salamat kay Liswan pag-ihugma. Mga ma'am o sir, sugad-sugad ka mo na regalera. Inyo kami pinbiligan ang alam na among pinahanglan. Bagabagal ihapon ka mga raisal. Kulang kami kung wala kayo. Huwag diri kami matubo mapag-uma kung maray kamo. Kamo ang pundasyon na ang tuna na intamnan. Kaamon bukos ng kasing-kasing, hulos kami nagpapasalamat. Kami at 4-H Club, please ka kumain, magpapalayon, magbibigay ng puso. Asi Face and Sir Pinky, we Filipinos have been courageous enough to battle and live even we're scared and what will happen next, tomorrow and our future. We're thankful enough because of this training given to us young people of Barangay Bakulanan that we are chosen to be trained in urban gardening provided with starter kits to make it possible for us. Given by those who are capable and kind-hearted individuals, these kits taught us so well the knowledge imparted and the skills learned on agriculture. I just want to send a hand for so much thank you and I'm so very grateful for letting us feel how to become a farmer even in just a few days. Forever we will be once a 4-H Club member will always be a 4-H Club lover. Thank you. Despite nga nagpagkabangon kita yan na dere na kanina hindi nga shake hands nakikit kuhanan na lang ka mo so iba na itatan niya na sitwasyon dara hindi nga pandemic. Morning, ito na akong kini-istorya. Madamo itong opportunities in farming. Damo itong kwarta. Dapat na maging innovative ka.